may gluta ka sa katawan, mga glutang ina nyo! Sa ating mga tendons, para sa ating mga ligaments, wow! May mga marketing na gumamit na nakakapute ang collagen, isumbong nyo sa akin. Nagsasabi na delikado na raw biyan 200 milligrams. This is back up by studies. Yun naman ay buntis kung kayo ay lactating, kung may mga karamdaman naman kayo. Ibig sabihin po ng multivitamins from the word multi. Pwede pang pagsabayin ang glutathione at ang collagen. The answer is... Ay, mga kamukha, tayo pinagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart, heart! Siyempre, kung gusto nyo pa rin po makakuha ng ating shirt, iraraffle po natin to at the end of this month, ngayong May na ito. Aba, mag-hashtag na kayo dyan sa baba, ang hashtag pinakamukhang fresh, at iraraffle natin yung mga mananalo ng shirt. Sa tinagal-tagal na nga po natin nagre-review at gumagawa ng video dito sa ating channel, ang dami pa rin talaga sa inyo ang makulit, ang hindi may alam, basta take ng take na lang. Nakakaloka kayo, yung iba, manonood lang tapos nabudol na agad sila kasi sinabing maganda pero hindi nila alam na hindi pala para sa kanila yan. Yung dalawa nga pong produkto na lagi nyong binibili at nagkakagulo-gulo kayo, hindi nyo alam talaga kung para saan sila, ay ang glutathione at collagen. At ngayon nga po, gagawa tayo ng separate video na ito para panoorin nyo muna, mga kamukha, at mag-decide kayo sa huli. Ano ba ang para sa inyo? Glutathione, collagen, or wala? Siyempre, first of all, kailangan po natin munang malaman ano nga ba ang glutathione at ano nga ba ang collagen. Magpapaka-teacher muna ako for today's video. Marami rin po ang nag-aakala, no, na ang glutathione at ang collagen ay isang gamot, or tinatawag natin ito sa English na drugs, hindi yung mga tukangers and everything, ah. Inaakala po nila na isa tong gamot. Hindi po gamot ang glutathione or collagen. Wala po itong tinitreat na mga sakit. At kaya kung makikita nyo po sa FDA portal na ang collagen at glutathione po ay under supplement. Ibig sabihin po ng mga supplement ay walang mga clinical trials, hindi napatunayan na nakaka-treat ito ng certain na mga disease. Pero kung makakapag-prevent or kung makakapag-supply po ito ng mga wala sa ating katawan or makakapag-dagdag from the word supply, supplement, ay yan po ang glutathione and collagen. Let's go first nga po sa glutathione. Ang glutathione po ay matatagpuan po yan sa halos lahat ng cell sa ating katawan. At pinoproduce po ito ng ating liver. Ibig sabihin po, talagang present na sa ating katawan ang glutathione. Uminom ka man ng glutathione supplement or hindi ka man uminom ng glutathione supplement, may gluta ka sa katawan, mga glutang ina nyo! Kaya yung mga natatakot na mag-take ng glutathione, excuse me po, kasi may glutathione naman po talaga at present naman po talaga yan sa ating katawan. Ang glutathione nga po is an antioxidant. Ibig sabihin po ng antioxidant, nilalabanan po nito yung mga free radicals. Yung mga free radicals from oxidative stress, ayun, kung mga stress tayo. At kapag nagkaroon po tayo ng mga stress, nagkakaroon din yan ng mga cell damage po doon sa loob ng ating katawan. Siyempre, yung mga kinakain din po natin, maganda nga rin po ang glutathione. Na-discover na nga lang po eventually na isa sa mga side effects ng glutathione ay pwede tayong pumuti. At dito nga po sa Pilipinas, yan yung mga ginagamit na mga brands na pampapute, or yan ang ingredient na ginagamit ng mga brands pampapute. On the other hand naman po, ang collagen ang most abundant protein in our body. So magkaiba talaga sila ng glutathione. Itong collagen na ito, it's a building block para sa ating skin, muscles, tendons, ligaments, para sa ating mga hair. Ayan siya. Kung kayo ay mga nag-aging, yung skin elasticity po natin, ito naman yung ginagawa ng collagen. At ang collagen nga po, maraming types din yan. Depende nga po din sa ating pangangailangan. Pero tatlo lamang po yung most na ginagamit dito sa Pilipinas. Types 1, 2, and 3. And usually po, magkasama ang types 1 and 3. Kapag types 1 and 3, ito po yung para sa ating skin. Sa mga skin elasticity, minsan para sa ating hair din. While yung type 2 naman po, ito naman yung para sa ating mga bones, para sa ating mga tendons, para sa ating mga ligaments. Wow! May mga pag-ano, no?
Kung titingnan nga po talaga natin itong glutathione at itong collagen, medyo magkaiba nga po talaga sila ng purpose, mga kamukha. Itong si glutathione, more of fighting free radicals, plus may whitening po ito, side effect niya. Ito naman si collagen, hindi siya nakakapute, pauulit-ulitin natin yan. Kapag may mga marketing na gumamit na nakakapute ang collagen, isumbong niyo sa akin. Ito naman pong si collagen ay maganda para sa skin aging. Medyo nagkakaroon na tayo ng pagtanda-tanda effect. Si collagen naman po yan, mga kamukha. Now that you know yung purpose at uses ng gluta at collagen, this is now the time para mag-focus kayo doon sa ingredient at inyong pangangailangan. Kasi naman, mga kamukha, magkakaiba tayo ng mga pangangailangan sa ating katawan. Or magkakaiba rin tayo ng mga gustong i-achieve. Magkakaiba tayo ng mga taste. Magkakaiba tayo ng kagustuhan sa mga katawan natin. Katulad ko po, mga kamukha, no, to tell you honestly, I already have fair skin. Maputi na po ako in person. Talagang kinangkin ng Sister Lawrence. Pero tayong hashtag pinakamukhang fresh. Kasi may hashtag pinakamakinang ne. Tapos nasa 30s na po ako. So medyo talagang nandoon na ako sa part na gusto ko po talaga na magtitake ako ng collagen. Pero kung kayo naman, kunyari, medyo kabataan pa kayo, nasa 20 kayo, tapos gusto nyong pumate, pero ang iniinom nyo ay 5,000 milligrams ng collagen. Kalurky! Kaya po dyan talaga papasok, no, kung ano nga ba yung mga pangangailangan nyo at ano nga ba yung gusto nyong ma-achieve. Kunyari nga po, gusto nyong magpapute ng bonggang-bongga, gusto nyong maging si Snow White. Dyan na nga po tayo dapat mag-focus sa glutathione. Alam nyo ba, mga kamukha, may study tayo na nabasa. Ayan, o, tingnan nyo ito dito sa galit-galit. Ito nga pong study na ito, kung makikita nyo, kapag nag-take nga raw po tayo araw-araw ng glutathione na 500 to 1,000 milligrams, ay maganda ang storage nito sa ating katawan. Yung GSH po ay ibig sabihin po ng glutathione din. So, nagiging maganda po, mataas yung percentage na nasustore po siya sa ating katawan. And this is back up by studies. Kaya sa mga nagsasabi na delikado na raw beyond 200 milligrams, medyo mag-isip-isip rin tayo dyan, mga kamukha. Maaring may mga basis sila for the studies, pero may mga studies rin naman talaga na pwede po tayo mag-take talaga ng mga 1,000 milligrams of glutathione, or milligrams yan na ng glutathione per day. Pero it is still best, mga kamukha, naman kung kayo naman ay buntis, kung kayo ay lactating, kung may mga karamdaman naman kayo. Syempre naman, we have to consult our doctor first, kasi sila yung makakaalam, sila rin yung makakakita kung may mga contraindications yung mga iniinom nyo. Marami nga rin po dito ang nagtatanong kung pwede pang pagsabayin ang glutathione at ang collagen. The answer is big yes! As long as you are healthy, ah. Katulad ng sinabi natin kanina, kung healthy kayo, pwedeng-pwede po siya. Maganda rin, mga kamukha, na nakafocus kunyari yung ititake nyo na glutathione, na okay yung kanyang milligram content, okay yung formulation. Tapos itong mga collagen, nasa 2,500 to 10,000 milligrams of collagen per day. Naku po, pak na pak kayo dyan, mga kamukha. Sa mga hindi pala nakakaalam, based sa mga studies po, maganda po, lalo na kung aging ang ating skin, collagen na ititake po natin per day ay 2,500 up to 10,000 milligrams po. Pero syempre, katulad pa rin ang lagi natin sinasabi, magpa-consult muna kayo para best na malaman talaga yan ng inyong mga doctor. Pero sa study nga po, no, 2,500 up to 10,000. So, kunyari, ang ganda na ng formulation ng glutathione nyo. Tapos, maganda rin yung formulation nitong collagen nyo, ay pak na pak naman yan, mga kamukha. Talaga ma-achieve nyo ang glowing, ma-achieve nyo na pwede tayong pumute, mga kamukha. Pero syempre, lagi rin natin yung sinasabi dito, maging honest lang tayo, na it takes time naman talaga. Hindi naman siya overnight success. Pero if you will be basing it sa mga formulation, pak na pak yan, mga kamukha. Marami nga rin po nagtatanong dito na yung sa isang supplement karo po, halo-halo na siya. May collagen, tapos yung iba may glutathione. That's fine, mga kamukha. Depende nga po yan sa inyong pangangailangan. Pero yung mga ganyan na mga supplement, we call that as multivitamins. Ibig sabihin po ng multivitamins, from the word multi. Pero ba? Ano na? Multivitamins po, iba't ibang klase na po ng vitamina ang nilagay po dyan, or mga supplement nilalagay dyan. And usually nga po, mga kamukha, medyo mabababa na po yung mga ingredient, kasi kailangan nga po nila pagkasya. And kunyari sa 500 milligrams, kailangan nilang pagkasya yung mga different ingredients. So it's okay, mga kamukha. Kunyari kung maintenance nyo na lang, maputi na kayo, tapos okay naman yung inyong skin, that's okay. No, very okay po siya. Pero ito yung pero natin.
natin. Pero kung may mga ini-aim nga kayo, may mga gino-goal kayo, I would highly suggest, and based po sa mga doctors na inas po natin, is of course to focus po doon nga po sa ingredient at i-align nyo nga po yan sa gusto nyo na ma-achieve. I'm sure tatanungin nyo pa rin to kahit na ang dami na nating videos about this one, about sa vitamin C. Yes na yes, kasi booster yan. Inunaan na, no? Wala pong interval yung mga yan, mga kamukha. Yung glutathione, collagen, vitamin C, pwedeng-pwede nyo po yan ipagsabay-sabay, mga kamukha. Ang may mga interval lang naman usually ay yung mga laxative. Ibig sabihin po ng laxative, ito yung nilalabas yung water sa ating katawan, nilalabas yung mga ano. Kaya may tendency po na kapag uminom tayo, sinabay natin yung mga laxative doon sa ating mga supplement, may tendency nga po yan na lumabas, ma-flush. Pero yung mga glutathione, vitamin C, collagen, pwedeng-pwede naman po yan. I know summer ngayon, mga kamukha, mainit sa labas, lalo na kung nagbe-beach kayo tapos umiinom kayo ng mga supplements na ko, mga kamukha, paano tayo hindi iitim sa bits? Bits talaga! Meron tayong video niya, mga kamukha, nandito po yan. Syempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Road to 100K na po tayo! Paano ba yan, mga kamukha? Paalis na po ako. Click niyo na to!